So magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So sa vlog na to, dito pag-uusapan natin yung ginawang pagbatikos ni Banat Bay kay Ma'am Aimee Marcos na pinapalabas talaga ni Banat Bay na traitor daw or hindi magkakampi ang mga Marcos na para sa akin wala naman akong pakialam. Kung magkakampi man yan o hindi ang mga Duterte at Marcos para sa akin wala akong pakialam. Dahil para sa akin po, magkakampi man o hindi ang mga Duterte, si BBM, si Bongbong Marcos pa rin ang karapat dapat na maging presidente next year. Ayun yun. Okay? And then, sa video na to, actually napanood ko na to, gustong palabasin ni Banat Bay or pinopromote ni Banat Bay ang pagiging kulto. Actually, itong mga DDS na to, mga kulto na to eh, may mga DDS po na nag-iisip. Pero yung pinopromote ni Banat Bay is maging kulto kayo. Dahil para kay Banat Bay, basta pag sinabi ni Pangulong Duterte, huwag na kayo magtanong. Kasi totoo yan. Ganyan po ang pinopromote ni Banat Bay na para sa akin, malaking kabullshitan po yan. Bullshit po yung ideology ni Banat Bay at kabobohan po yung pinopromote ni Banat Bay. Okay, sige ito ha. Panoorin po natin to. Gawa natin ng reaction video, okay? Kay Health Secretary Francisco Duque. Ayon kay Senador Ping Lacson, hindi lang si Duque ang dapat tingnan ng Pangulo, kundi ang sentimento ng publiko. Wala rin daw... Ito na, bumanat na mga senador. Sino-sino kaya itong mga senador na bumabanat kay Duque? Oh. So, yung video na to, nagbigay siya ng reaction dun sa report ng GMA 7 na pinaiimbestigahan ng mga senador itong si Duque. Actually, mayroon namang valid reason kung bakit paimbestigahan si Duque. Anong akala nyo sa COA? Gagawa-gawa lang ng report yan basta-basta? Eh yung point nga dito, kinulang nga ng dokumento yung Department of Health para nga maitali doon sa mga nagastos nilang pera. At okay lang sana kung mga ilang million lang yan eh. Yun nga lang 67 billion. Isipin mo 67 billion yung unliquidated na pera. At sinabi naman din ng COA na wala naman siyang binabanggit na pagnanakaw dito. So, dapat dito mga kababayan, kung gumagamit kayo ng utak at hindi kayo mga bobong DDS, hindi lahat ng DDS ha, dahil may mga matalinong DDS at may mga bobong DDS. Pero kung kayo yung mga kasama dito sa mga bobong DDS na taga-suporta ni Banat Bay, dapat mag-isip kayo dito na paano nga kung tama yung COA? Dapat meron tayong benefits of the doubt eh. Diba? Kasi pinapromote kasi ni Banat Bay, huwag na kayo magtanong. Sige na, ang dami ko na sinasabi. Sige nga, tuloy nga natin. Basta dito sa video na to, sinasabi dito ni Banat Bay, yung mga senador na gustong paimbestigahan si Duque, na para sa akin, wala namang problema yun. Sa akin, wala namang problema yun. O, diba? Tingnan natin ngayon kung sino-sino yung mga senador na umuntra. Number 1, Ping Lacson. Ito, no? Kakainis yung mukha, no? Constitutional body. Hindi raw ito dapat magpatakot sa Pangulo. Pangalawa, si... Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan. Puro mga oposisyon at dilawan, ha? Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros. Ako, si Ontiveros. Actually, kasi pinutol-putol ko lang yung video para hindi ako makaka-copyright. Pero kung mapapansin ninyo dito, itong si Ontiveros, si Lacson, si Kiko Pangilinan, nagbibigay sila ng sentimento eh. Kumbaga para sa kanila, lumalabas talaga yung pagiging bias nila eh. Na dilawan sila eh. Dilawan talaga itong mga to. Si Ping Lacson hindi naman dilawan yan para sa akin. Kasi yan, ano talaga yan eh. Pro-Filipino si Ping Lacson eh. Pero itong si Kiko Pangilinan, si Riz Ontiveros, talagang dilawan talaga to. Okay. So kung mapapanood nyo yung buong video na to ni Banat Bay, makikita nyo na habang nagbibigay sila ng sentimento dito is umaatake sila kay Pangulong Duterte. Yan. Sige, basta papaliwanag ko kung bakit ko nasabi yan. Lacson, Kiko Pangilinan, Ontiveros, puro oposisyon. Dudang, Senadora. May dahilan kung bakit ayaw pagbitiwin na... Lima, oh. Sabi nga nila eh, the same feather flocks together. Remember ha, this is after. Ito, pakinggan nyo to. Dito magsisimula
ang pag-promote ni Banat Bay ng kulto ng DDS. Okay. Pagsalita ni Pangulong Duterte that I guarantee you this person is not corrupt. Antay tayo. Sino pa kaya? Basta dito ha, sinabi ni Banat Bay, ha, binanggit nga ni Pangulong Duterte na itong si Duque, ha, hindi to kurakot. Maniwala kayo sa akin, hindi to kurakot, I guarantee you. So para kay Banat Bay, maniwala kayo doon. Huwag kayo magtanong, basta maniwala kayo. Galawang kultong puta. Ano? Si Senador Arlo Marcos na makikinabing pupulungin ang Senate Blue Ribbon Committee si Secretary Duque para magpaliwanag. Okay. Maingi kasi sa Banat Bay eh. Yung sinabi lang naman ni Amy Marcos is ipapa Blue Ribbon Committee nila. Wala siyang sinabi na masama kay Pangulong Duterte. Wala rin siyang masamang sinabi kay Duque. Ang sinabi lang naman ni Amy Marcos, ipapa Blue Ribbon Committee nila. Mga kababayan, kung hindi ba naman alam ni Banat Bay dahil sa tatanga-tanga to, si Amy Marcos po is parte po ng Blue Ribbon Committee. At saka, ang Blue Ribbon Committee po ay halo po yan. Meron pong opposition at merong administrasyon. Merong minority at majority floor leader po yan. So, trabaho po talaga ni Amy Marcos na mag-imbestiga. Tanga! Bakit mo pipigilan yung trabaho ng senador na mag-imbestiga? Eh, meron ngang findings yung COWE. Tulad nga na sinabi ko kanina, okay lang sana kung mga ilang million lang yan. Yun nga lang, 67 billion pesos. Tandaan nyo pa mga kababayan, sa Department of Health, sa Department of Health, obligasyon po nila na magbigay po ng incentives sa mga frontliners natin. At tandaan nyo po, nagrally na po yung mga frontliners natin na binabato na po nila ng kamatis, yung DOH, dahil nga hindi maibigay-bigay yung mga incentives nila na nakarapat dapat naman talaga sila na mabigyan ng incentives. Yun nga lang, di ba? Hindi maibigay ng DOH yun. Then malalaman mo, mababalitaan mo na meron palang unliquidated na pera na 67 billion. Tapos ganyan kakampihan nyo si Duque? Kung hindi ba naman kayong tangat, mga bobot, mga bugok? Kung kayo, DDS kayo ng mga bobo, ah, tandaan nyo, may DDS na matalino, may mga DDS na bobo. Dapat doon kayo sa mga DDS na matatalino. Yung mga DDS na matatalino, nasabihin ng mga yan, hintayin natin yung findings. Hintayin natin kung makakapagbigay ba talaga ng dokumento si Duque. Ganun ang DDS na matalino. Diba? Pero kung kayo mga bobong DDS kayo na dito kayo sa mga party ni Banat Bay na ginagawa ninyong parang pare o pastor si Banat Bay, hindi na kayo mag-iisip. Hindi na kayo mag-iisip. Para sa inyo, pag sinabi ni Pangulong Duterte na hindi to kurakot, maniniwala kayo at hindi na kayo magtatanong. Kung hindi ba naman kulto ang tawag nyo dyan, anong tawag nyo dyan? Ay puta. Kayo yung mga dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas dahil yung pagiging panatiko ninyo is sinasama ninyo sa politika. Hindi naman po showbiz ang politika, magkaiba yan. Ay nako, ewan ko, init ang ulo ko. Oh, start tayo ulit. Continue tayo. Banat Bay, pinaghihiwalay mo talaga ang DDS at saka mga Marcoses. Oh, ito ha, ito lang sa akin ha. Wag na tayong umasa dyan na magkasama yung DDS tsaka mga Marcos na yan. Ako din ako umaasa dyan. Tawang ko lang ha, kasi hindi ko alam kay Sangkay dyan o kay Maharlika. Hindi ako sigurado sa kanila kung ano ang paniniwala nila. Pero para sa akin, hindi na ako umaasa dyan. Kaya naman manalo ni BBM kahit wala yung mga Duterte na yan. Sige. Hindi po ako naghihiwalay doon. Kayo mismo, yung mismong ginusto ninyo ang humihiwalay kay Pangulong Duterte. Ako, okay sana sa akin to eh. Kung yun yung mga unang, oy, may kowa, sinabi ganito, imbestigahan nata atin yan, dapat ganito. Eh, ito na si Pangulong Duterte. Sinabi niya na, I'm assuring you eh, ito na oh. Hindi po eh pwede. Ano sa tingin nyo? Ito sabi ni Pangulong Duterte ah. Ano sa tingin nyo yun sa tabi ko? Papayagan ko magnakaw? Diba, ni isang, ni piso? Si Pangulong Duterte na nagsabi niyan.
kung ikaw talagang totoong kaalyado ni Pangulong Duterte, ay iwas na ako dyan. Bakit? Bugok talaga. Uta, ang ibig sabihin ni Banat Bay, ito na nga sinasabi ko kanina eh. Pag sinabi ni Pangulong Duterte na ito si Duque, hindi magnanakaw to. Kahit na may nakita yung COA ng 67 billion na discrepancy, hindi magnanakaw to. Maniwala na kayo. Ayan po ang pinopromote ni Banat Bay. Pag sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ito magnanakaw, maniwala na kayo. Huwag na kayo magtanong kasi mga kulto naman kayo eh. Huwag na kayo magtanong. Ay naku mga kababayan. Kung ganitong klaseng mga attitude, kung ganitong klaseng mga mentality ang papairalin natin na ginagawa ninyong Diyos at sa tingin ninyo wala nang ginawang mali si Pangulong Duterte, kabubuhan yan at kayo ang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Dahil nga po, ginagawa ninyong celebrity itong mga politiko na to. Ito na, sabihin na nga natin na yung COA is namumulitika. Posible naman talaga namumulitika ang COA dahil nga itong sino ba yan? Yung head ng COA is appointee ni Pinoy. Kasi ayan yung palusot ng mga DDS na bobo eh. Oo nga, aminin na nga natin na talagang politically motivated yan yung ginawa nila kay Duque. Yan, tanong nga mga kababayan. Meron nga ang discrepancy. Hindi pwedeng maglabas ang COA ng ganyang kalaking pera na discrepancy kung wala silang ebidensya. Kung wala kayong alam sa mga balance sheet, kasi ako, BSBA grad ako eh, business ad ako eh. So alam ko yan, yung balance sheet na yan, kumbaga napaka-basic lang yan. Addition and subtraction lang yan, bihira lang yung multiplication dyan eh. Dokumento, mga resibo versus doon sa mga nagastos. Ganun lang kadali yan. At hindi maglalabas ang COA ng ganyang kalaking pera na discrepancy kung wala silang ebidensya. So, sabihin na nga natin na namumulitika pero may nakitang discrepancy. Yung ginagawa kasi ng mga DDS na mga kulto, baliwala na itong discrepancy na to. Para sa kanila, pag sinabi ni Pangulong Duterte, okay na sa kanila yon. Kung hindi ba naman bobot tanga ang tawag mo dyan, anong tawag mo dyan? Matalino ba yan? So siya mga kababayan na tulad yung sinabi ko, hindi ko naman nilalahat ang mga DDS kasi may mga nakakausap naman akong DDS na talagang taga-suporta talaga ni Pangulong Duterte pero marunong mag-isip. Pero si Banat Bay, yung pinopromote ni Banat Bay, maging bobong DDS kayo. Wala silang pakialam sa Pilipinas. Mga kababayan, ito nga kasi. Kapag mayroon kayo nakausap na bobong DDS, tanungin nyo yung mga yan, saan ba talaga kayo kampe? Sa Pilipinas o kay Duterte? Pro-Philippines ba kayo o pro-Duterte kayo? Tandaan nyo kasi mga kababayan, hindi naman perpekto. May mga nagawa din namang mali si Pangulong Duterte. At itong mga bobong DDS na to, baliwala sa kanila yung mga nagawang mali. Wala silang kakayahan para batikusin ito kasi nga, panatiko sila ng DDS. Tulad nga na pinopromote nito ni Banat Bay. Ay nako, ewan ko ba sa inyo? Sobrang basic na to. Sobrang konting common sense lang ang gagamitin ninyo. Konting common sense lang gagamitin ninyo mga kababayan. May nakitang discrepancy. Oo, totoo, namumulitika. Pero ano ang mas importante? Yung katotohanan ba na may nawawalang pera or may discrepancy? Or namumulitika? Ewan ko sa inyo kung naintindihan ninyo ako. Yung mga matatalino dyan, maintindihan ako sigurado. Pero itong mga bobong DDS na to, hindi ako maintindihan niya kasi kulto yung mga yan eh. Kulto! Basta pag sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ito kurakot, maniwala kayo. O tulad ng isang example dito, sinabi na ng Supreme Court na hindi tayo pwedeng umalis sa International Court. At sabi ni Pangulong Duterte, huwag kayo maniwala sa Supreme Court. Maniniwala kayo? Actually, yung mga bobong DDS, yung mga kultong DDS, naniwala. Naniwala kay Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, huwag kayo maniwala sa COA. Naniwala yung mga bobong DDS. Ulitin ko lang ha, may mga DDS na matatalino. May mga nakakausap po akong DDS na matatalino. At dito, yung stand nila dito kay Duque para sa kanila, ihintayin nila yung ilalabas na report ng DOH saka sila magdidesisyon. Ganun dapat.
ganun dapat kasi hintayin natin yung report na ilalabas ng DOH. Kung talagang may babalance ba talaga nila yung discrepancy na nilabas ng COA, hintayin natin. Huwag yung pag sinabi ni Pangulong Duterte, maniniwala na kaagad tayo. Ay naku, ewan ko ba. Kultuhan na yung galawan ninyo. Ito nga mga kababayan, kapag tinatanong mo itong mga DDS na to, kung pro-Philippines ba kayo o pro-Duterte, hirap na hirap kayong sumagot. Ay naku, dapat isipin natin dito mga kababayan is yung Pilipinas. At hindi sa politiko nakasalalay kung paano aasenso ang Pilipinas, kundi sa ating mga mamamayan. Kung magiging matalino sana tayo at kung magiging aware tayo sa mga nangyayari sa atin, hindi tayo kayang lokohin ng sistema, hindi tayo kayang lokohin ng mga politiko na yan. Yun nga lang, sa ganitong klaseng attitude ni Banat Bay na huwag na kayo magtanong, pag sinabi ni Duterte, totoo yun, may problema tayo dyan. Kultuhan na yung galawan natin dyan. Hindi na kayo makapag-desisyon yan kung anong tama at mali. Ina-assure na tayo ni Pangulong Duterte na walang pagnanako na nangyari dyan. Oh, kung hanggang ngayon... Ina-assure na nga tayo ng Pangulong Duterte dyan eh. Ina-assure na tayo. Pubo. Eh, nandyan pa rin kayo sa paniniwala ninyo na iisa itong mga ito at si Duterte, blind supporter kayo. Walang kaisa si Pangulong Duterte kung hindi ang kanyang anak at saka si Senator Go. Okay na, sige na. Oh. Kaya dito, nag-agree ako dito kay Banat Bay. Sa dami mong sinabing mga katangahan, dito nag-agree ako dito. Mga kababayan, wag na natin masyadong asahan yan na magkakaroon ng tandem yung Duterte at saka Marcos or Marcos Duterte sa next election. Ako, hindi na rin ako umaasa dyan. Actually, ilang beses ko nang pinaliwanag yan kung bakit. At mga kababayan, kaya namang manalo ni BBM kahit wala yung mga Duterte na yan. Diyos ko naman. Kasi nga, tulad nga na sinabi ko, oo, iisa yung ideolohiya ng mga Duterte at ng Marcos na labanan ang Dilawan, pero pagdating sa political ally, hindi sila ganun ka-close. Hindi ganun. Oo. O sige pa, maraming salamat po. Bye-bye.